The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news stories of the week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at magkakasama na naman tayo sa latest episode na ito ng Push Most Wanted, kung saan binibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago tayo magbalitaan, huwag niyo munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. And later, towards the end of the show, ibibigay naman namin sa inyo ang mga pahabol na chika kung saan sineshare namin sa inyo ang ating mga personal na mga experiences at encounters sa inyong mga paboritong artista sa mga entertainment events na pinuntahan natin the past days. At simulan na natin sa ating top news story number 5. Bakit kaya excited si Dolly De Leon na makasama si Catherine Bernardo sa Los Angeles? Nandito, alamin natin. Dolly De Leon, ipinakilala si Catherine Bernardo sa team ng Triangle of Sadness. Busy ngayon si Catherine Bernardo at Dolly De Leon sa kaliwat ka ng promotion ng kanilang pelikulang A Very Good Girl. Ngayon ay nasa Los Angeles si Catherine at Dolly para sa Hollywood screening ng A Very Good Girl. I'm excited, because that's a whole new different audience eh. I'm looking forward sa mga Pinoy din and other nationalities as well na makapanood ng film, kwento ni Dolly. Maliban dito ay excited din si Dolly na ipakilala si Catherine sa promotion team sa likod ng Triangle of Sadness. Para naman kay Catherine, ibinahagi nito na maging daan sana umuno ito para mas marami pang Filipino movies ang magkaroon ng international screenings. Alam niyo itong pagsasama ni Dolly De Leon at ni Catherine Bernardo, napakaraming mga pinto ng oportunidad na magbubukas sa career ni Catherine Bernardo. Ito ang nangyayari na ngayon. Pinakilala siya sa mga nakatrabaho ni Dolly sa Triangle of Sadness, ang pelikulang nagpakilala kay Dolly sa buong mundo, lalo dito sa Pilipinas na dumami bigla ang kanyang mga assignments. Dito rin male-level up ang acting ni Catherine na magmumukha ng kaya niya ng gawing worldwide dahil sa mga maituturo sa kanyang tips ni Dolly, di ba? At dito rin makikita natin na kayang-kaya pala ni Catherine na lumabas doon sa circle na nakilala natin siya sa mga usual roles na napapanood natin siya. So all positive ang mangyayari sa career ni Catherine. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 4. Ano kaya itong bagong nakamit ni Michelle D? Nandito ang detalye. Miss Universe Philippines Michelle D, isa ng Philippine Air Force Reservist. Natapos na si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang kanyang Basic Citizen Military Course at ngayon ay isa ng Philippine Air Force Reservist. Gumraduate si Michelle bilang parte ng Class Bravo 2023 at may rango bilang Staff Sergeant. Sa kanyang Instagram ay nagbahagi si Michelle ng litrato na kuha mula sa kanyang graduation sa Villamor Air Base sa Pasay. Caption ni Michelle, noon pa man ay goal na niya ang maging civilian reservist. Samantala, ire-represent ni Michelle ang Pilipinas para sa 72nd Miss Universe na gaganapin sa El Salvador sa November 18, 2023. Applause ang maihasalubong natin kay Michelle D at isa itong magandang dagdag credential sa kanya sa paglaban niya sa Miss Universe, di ba? Dahil alam niyo naman ang Miss Universe niya nag-evolve. Iba na ang hinahanap ng Miss Universe organization na mag-represent sa kanila bilang Miss Universe sa darating na 2023. Napakagandang dagdag ito sa curriculum o napakagandang dagdag ito sa profile ni Michelle D dahil isa na siyang reservist. At mas malaking chance ito dahil marami siyang natutunan dito na pwede niyang sabihin sa kanyang mga casual interviews pagdating niya sa Miss Universe pageant. At para sa ating top news story number 3, sino nga ba ang bagong magmamanage sa P-pop group na SB19? Nandito alamin natin. SB19, mayroon ng sariling kumpanya. Inanunsyo na ng P-pop group na SB19 na mayroon na itong sariling kumpanya, ang 1Z Entertainment. Ang SB19 member na si Pablo ang magiging Chief Executive Officer ng kanilang kumpanya. Anila, ang 1Z Entertainment na rin ang magmamanage ng kanilang grupo. Sobrang excited ako ngayon kasi pinaka-pride namin itong 1Z Entertainment. Isa ito sa mga biggest achievements namin in life, pagbabahagi ni Pablo. Kwento pa nito, nais nilang mas maraming Filipino talents pa ang maipakilala nila worldwide. Gaya ng ibang mga very Hollywood na very international, ang move na ito ng SB19 na nagtayo sila ng sarili nilang kumpanya at sila na ang mag-manage ng sarili nilang career. Maganda itong move para sa kanila pero ang akin lang, alam na kaya nila lahat ng dapat nilang gawin or alam na ba nila lahat ang galawan sa showbiz industry?
na pinasok nila para i-manage ang kanilang sarili. Diba, nandiyan na tayo, sikat sila, marami na silang hit song, pero yung pinakamahirap dito yung pag-maintain ng kanilang popularity. Sana marami pa rin silang mga advisors na maraming experience para mabigyan sila ng tamang path o ng tamang direksyon kung saan sila papunta. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 2. Kamusta na kaya ang love life ni JM De Guzman? JM De Guzman, patuloy pa rin ang panliligaw kay Donalyn Bartolome. Sa panayam ng media kay JM De Guzman ay kita ang saya ng aktor na papanood ngayon sa seryeng Linlang. Kasunod nito, naitanong din kay JM kung kamusta na nga ba ang relasyon niya sa content creator na si Donalyn Bartolome. Ani JM, consistent pa rin ito sa pagsuyo at panliligaw kay Donalyn. Siyempre, pag may gusto kailangan ipaglaban, ani JM. Positibo rin ang aktor na matanong siya kung sa tingin ba niya ay may pag-asa siya kay Donalyn. Alam niyo, isa tayo sa nandoon na media nang nagkukwento at nagpapa-interview si JM De Guzman. Nakakatuwa dahil after a long time, nakita natin ulit ang personal si JM at ganun-ganun pa rin siya, napaka-prangka, sinasagot niya lahat ng katanungan natin at marunong siyang sumagot na alam natin na yun yung hinahanap na sagot ng press o hinahanap ng media para isulat or para i-vlog para sa kanya. Nakakatuwa rin na hindi dinedenay ni JM na inspired siya ngayon at sana doon na nga magpunta sa next chapter, di ba, kay Donalyn Bartolome. At para sa ating top news story of the week, bakit nga ba wala si Ann Curtis sa ABS-CBN Ball 2023? Ann Curtis, bakit absent sa ABS-CBN Ball 2023? Base sa Instagram post ng It Showtime host na si Ann Curtis ay nasa Paris Fashion Week ito, kaya't absent ito sa katatapos lamang na ABS-CBN Ball 2023. Ito ang first time ni Ann dumalo sa Paris Fashion Week at manood ng runway show para sa spring collection ng isang brand. Kicking off my first ever Paris Fashion Week by the brilliant Jonathan Anderson. Caption ni Ann sa kanyang post kung saan ibinahagi niya ang kanyang outfit para sa naturang event. Agad namang pinuri ng netizen ang kanyang stylish look at sinabing ine-embody talaga ni Ann ang pagiging diyosa. Reunited din si Ann sa Filipino content creator na si Brian Boy at aktresa si Heart Evangelista. Samantala, noong Mayo ay umattend din si Ann ng fashion show sa Korea para sa isang fashion brand. Alam nyo, tama nga yung nabasa ko sa Facebook or sa ang social media platform yon. Dapat lang talaga na ini-invade na ng mga Filipino personalities ang mga major fashion week sa buong mundo. Yung mga Milan, Paris Fashion Week, di ba? Mga Tokyo Fashion Week na yan. Sinimulan niya sa atin, di ba, ni Brian Boy. Tapos nandiyan na si Heart Evangelista na established na. Ngayon dumadami na sila, may Pia Words back na tayo at ngayon meron tayong Ann Curtis. Talaga namang nakakatuwa dahil may ilalaban naman talaga yung mga personalities natin dito sa Pilipinas kumpara sa mga pinapadala or nagpupunta na galing din sa ibang bansa. At nakakatuwa ito dahil nagkakaroon ng international exposure ang ating mga celebrities na malaking possibility na magkaroon sila ng mga TV shows or pelikula or assignments sa ibang bansa. At yan ang mga mainit na showbiz news na tinutukan natin at inipon para sa episode na ito ng Push Most Wanted. Again, huwag niyong kalimutan na i-like, follow at subscribe ang ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga sinusundang celebrities. At narito na ang ating mga pahabol na chika. Batang 90s Unite, natatandaan niyo ba ang singer na si Timmy Cruz? Siya lang naman ang boses sa likod ng hit songs na I Love You Boy, Joke Lang at marami pang iba. Nagbabalik siya ngayon sa eksena ng showbiz. Magaling din siyang artista, ha. Nagbabalik siya sa eksena ng showbiz. Meron siyang Christmas song. Minamanage siya ng ating kaibigan na si Rams David. Congratulations, Rams. At syempre, ibinalik natin, Timmy, ano ba ang feeling na yung kanta mong I Love You Boy ay hit na hit nung 90s hanggang ngayon hindi nakakalimutan, hanggang sa mga video ko kinakantayan ng mga sawi, ng mga frustrated sa kanilang mga love life. Ano nga ba ang feeling ni Timmy Cruz noon na ganito ang kanyang naging hit song? Nandito ang naging sagot ni Timmy. Ako, aware ako dyan. At aware din ako na national anthem siya ng mga frustrated. At ng frustrated, yes, aware ako kasi yung line niya na sobrang manhid ka, di ba? Congratulations, Timmy Cruz. Congratulations, kapatid na Rams David. See you soon. At sa pangalawa nating pahabol na chika, sino ba ito o ano ba itong BL serye na humahakot ng 1 million views average per episode? Diba? Napakataas nun. Nandito, alamin natin kung anong BL serye yan. My Plankito stars Kitch Minamoto, who brings to life the charismatic character of Charlie, and Michael Ver, who embodies the enigmatic neighbor and Plankito Miko.
to date, the Pure Gold Channel TikTok series has been warmly received by audiences nationwide, with each episode amassing up to 1 million views. Ms. Ivy Hayagan Piedad, Pure Gold Senior Marketing Manager, is extremely gratified to see that the show is resonating with a massive base of viewers. Recent episodes have shown Charlie and Miko's friendship and budding romance, along with heartwarming family interaction, as Gaelo Salva's portrayal of Janong, Charlie's loving and supporting father, adds depth to the narrative. An aspiring content creator, Charlie unintentionally introduces Miko Plantito to his audience, which goes viral overnight. More uplifting moments are expected to unfold in My Plantito's upcoming episodes. Congratulations, Pure Gold Channel at My Plantito! Sigurado tayo at baka magkaroon ng season 2 yan, di ba? Hindi malayo na magkaroon yan ng season 2. Nakagawa sila ng mga bagong personalities at ng mga bagong aktor sa mga bida sa seryeng yan. Congratulations, Chris Kahilig, at sa iyong mga staff. Ayan. At yan po ang ating Push Most Wanted. Ako po si Jeff Fernando. Magkita-kita ulit tayo next week.